Mas magkakaroon ng boses ang Pilipinas sa mahahalagang issue gaya ng sigalot sa West Philippine Sea kung makakakuha tayo ng pwesto sa United Nations Security Council, ayon yan sa isang eksperto. Nasa frontline ng balita niya, si Maricel Halili. Kung mapagbibigyan ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos na mapabilang ang Pilipinas sa United Nations Security Council, malaki raw ang magiging benepisyo nito sa ating bansa, lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa international relations expert at political scientist na si Professor Romel Banlawi, isa ang China sa limang bansang may permanenteng pwesto sa konseho. Kung magiging bahagi tayo ng UN Security Council, we will be in the loop of discussions. Hindi ka pares na pag hindi tayo member ay nakikibalita lang tayo. Pero ngayon, magpupunta tayo sa loop at magiging privy tayo sa mga discussions when it comes to vital security issues facing the whole world, especially those issues with great impact on Philippine national security. Makabubuti rin daw para sa Pilipinas kung maging bahagi tayo ng pag-aayos ng busot sa pagitan ng China at ng Amerika na pareho nating kaalyado. Kabilang daw kasi ito sa sinusubukang resolbahin ng UN Security Council. Malaki ang magigay natin kasi pag hindi nag-aaway ang US at ang China, ay it will provide conducive political and security environment for the Philippines to pursue our own economic development in the area. Sa kanyang talumpati sa UN General Assembly, hindi direktang binanggit ni Pangulong Marcos ang issue sa West Philippine Sea at pagkalas natin sa International Criminal Court. Tingin ni Banlawi, sinadyang iwasan ng Pangulo ang mga paksang ito. Gusto niyang ma-maintain yung kanyang message, yung narrative niya na the Philippines is friendly to all and enemy to no one. Pero sa tingin ko ay i-raise yan ng ating Pangulo sa tamang pagkakataon at sa tamang okasyon. May mga pumuri rin sa Pangulo sa pagtalakay niya sa issue ng climate change. Ayon kay Dinagat Islands Lone District Representative Alan Ecleo, hindi dapat developing countries gaya ng Pilipinas ang tanging nananagot sa problema. Dapat daw ay mas pagbayaran nito ng mayayamang mga bansa. Ang grupong bayan naman, naniniwalang bahagi lang ang pagdalo ni PBBM sa UN General Assembly ng mga hakbang ng pamilya Marcos para tanggapin sila ng international community. Tumapat pangaraw ito sa anibersaryo ng martial law na dineklara ng kanyang ama. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.